Amen. Ayan, isang pinabalang hapon sa bawat isa. Ayan, parang tayo sa Panginoon. Habang tayo tumatayo at nakalindig. Amen. Ayan. At pati na katabi. Good morning, sister. Good morning, sister. Good morning, brother. Good morning, brother. Happy New Year and Happy Drinkings. Happy Valentine's na raw. At pati si Nanay Esther. Ayan, so tayo mo lang muli. Ayan, nagaganap ang bawat isa na nakakatipon muli ang bawat lingkod ni Yahweh siya dahil sa tahanan ng ating kapatid Sister Twini. Ayan, so tayo ba manalangin? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And all together, glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Yes, Holy Panginoon, sa pinagpalang morning po, sa buhay namin pinagpalang Yahweh Shaddai, patuloy, papuri, para malatapagsamba ang siyang aming handog sa araw na ito. Kami ay gumising na may lakas, may sigla, may galak sa bawat puso namin, Panginoon, na patuloy mong pinagpala sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Lord God. Kami iyong hinirang, Panginoon, kaya na kami narito. Nasa puso namin, nasa diwa namin, nasa kaluluwa namin na kami ay magkakatipon sa iyong presensya, Lord God, upang ipayag namin sa munting kaparaanan na kami ay magpuri, manambahan, haawit sa iyong banal na pangalan. Nawa, maluwalhati kayo at malugod sa aming munting handog, papuri at pagsamba, pasasalamat sa bawat buhay namin. Maraming salamat, Yahweh Shaddai, sa pribilyo na ito, at kayo po ang siyang aming may taas sa pagpuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen at amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Amen. Ayan, pumalakpak ang lahat ng pinagbala at nananagumpay sa taong 2023. Amen. Sumigaw! Sagalak! Yes! Wala yata ang lalak. Ayan, so medyo isang tabi mula natin ang ating mga usapin niya tungkol sa ating senior citizen. At tayo po muna ay magpurit, magbigay, handog pa sa salamat sa Panginoon. Amen. Ayan, so tayo po ipangunahan ating kapatid. Ayan, ating pinakamabait at magandang kapatid. Fresh from the biyahe. Hindi ko alam kung saan galing ang ating kapatid. Ang head ng music ministry ng Barrio Benguet. Ayan, Sister Apple Kabunya. Kapan. At ako po, naniniwala po ako. At alam ko naman po, naniniwala din po kayo na sa bawat sandali ng ating buhay ay kasama po natin ang ating Yahweh and Shaddai. Amen. So, binalang na po tayo ngayon sa ating New Year na ito, malakas tayo at pinagpala tayo. Kaya sa mga oras na ito ay patuloy natin pasasalamatan at pupurihin ang ating dakilang Yahweh and Shaddai. Amen. Salamat po, Panginoon, dahil lagi ka namin kasama. Kasama ko ang Diyos, ako'y iiwan ni Papa Baya. Kasama ko ang Diyos,
iniiwan pababayaan man. Isa pa, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Kasama'y di iwan pababayaan. Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Kasama'y di iwan pababayaan man. Diyos sa buhay ko. Ang Diyos sa buhay ko. Maipadala namin sa iyo ang aming Oh,
Pina-afflict mo kami sa lahat, emotional, mental, na downfalls namin, Father God. Na riyan, patuloy ka kami tinatayo, tinataas, Father God. Pinapalakas at patuloy, Panginoon, na kami ay magpapasalamat, Father God.
kulang ang awit, kulang ang pagsamba at panambahan sa iyong banal na pangalan upang kayo ay mapupurihan sa lahat ng mga kabutihan na ginawa mo sa bawat buhay namin, Father. At lalong-lalo na sa aming physical health, Lord. Ang aspeto ng aming physical na kahit may karamdaman man kami, narito kami, may kagalakan, may kalakasan, na kayo ay bigyan ng panahon at oras bilang isang pribilyo nga po na kami ay iyong hinirang sa karamihan. Kaya huwag hayaan, Panginoon, samahan mo kami, O Diyos, upang hindi po manglalamig ang aming spiritual life sa paglilingkod sa iyo, Father God. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, maging sa taong 2023 na ito, Lord, na patuloy mo kaming kinahabagan, binigyan ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan, Father God. Pagkat kami po ay makasalanan in nature ng mga pagkatao namin, Panginoon, sa isip, sa salita, sa gawa, ay patuloy kami, Panginoon, nag-commit ng pagkakasala na intentional or intentional, Father God, ito ay aming nagawa, Panginoon, sa aming kapwa, kung saan mo kami nadala ng aming katawan, Father God. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong patnubay, pagsama, sa iyong lalo-lalo na ang pagsama ng iba ng Espiritu sa bawat isa upang kami ay managumpay sa lahat ng mga umahadlang sa aming daanan, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Lord God. Kaya samot dalangin rin po namin, Panginoon, sa pagkakataong ito, ang mga kapatiran namin na nakaranas din po ngayon, Lord, tinataas po namin, lalong-lalo na po sa lugar na ito, Lord God, na iyong pinili, Panginoon, itinataas po namin ang aming mga kasamahan sa worship team, Brother Father God. Nanawa, Panginoon, ay pag-alabi mo sila more than this year, Lord God, na kayo ang siyang papurihan, masasalamatan, pupurihin, habang sila ay may lakas, Panginoon, na huwag hayaan, Panginoon, ng mga bagay na nagpapahina sa kanila, Lord God, ang lahat ng mga naririnig nila na nagpapahina sa kanila, Father God, ay kayo pa rin ang siyang powerful sa buhay namin, Father God. Your power is beyond exception, Father God. Kaya kami, Panginoon, ay magpatuloy na maglingkod sa iyo anuman ang aming daranasin, Lord God, sa buhay. At Lord, ang gawain na ito, ang pagtangkap sa tahanan na ito sa iyong banal na salita, palain mo po, Panginoon, Sister Queen at Sister Lina na nagkatuwang, Panginoon, upang maitaguyod ang gawain na ito, Lord. At isang pribilyo din po, Panginoon, na ginagamit po sa kasalukuyan ang aming preacher local, Father God, si Brother GR, kanyang buhay na itinilagan niya upang kayo ay mabigyan, Panginoon, ng magamit mo siya, Panginoon, na alulod ng iyong banal na salita, Lord God, na siyang nag-feed ng aming soul, Father God, ng aming spirit, Father God. Maraming salamat, Panginoon. Hayaan mo, nilagay mo siya sa iyong likuran upang ang lahat ng kanyang ibabahagi, lalabas ng kanyang mga bibig, ay pawang mga pangungusap mo lamang, Panginoon, na siya magbibigay sa amin ng idea o guide through victory, Father God, in our lives. At kaya, Lord, we declare and claim, Father God, hanggang matapos ang gawain, take over, take control, Father God, sa bawat isa sa amin. At hayaan namin mapakinggan ang isa sa buhay, isa sa puso, at ang ibahagi sa amin. Maraming salamat, Yahweh Shaddai, sa iyo ibinabalik ang papuri, paraman at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen at amen. Ay ipagpakal din natin ang Panginoon sa buhay natin na patuloy, na bibigay ng kabutihan, kapabalan sa bawat isa. Amen. Ayan, so lahat ng mga pinagpalat, mananagumpay, amen. Tumulong nga po ng tatlo. Ayan, tas ang makamay. Sigaw. Kami mananagumpay. Ayan, so tayo po siguro mapupanandalian at magbahagi muli ng kabutihan ng Diyos sa bawat buhay natin. Ayan. Hallelujah. Ayan, siyempre, challenge yun. Ayan, pangunahan tayo ni sister siguro sa pagbabahagi ng kabutihan at pagkilos ng Panginoon na kung bakit ay walang humpay din itong ginagamit, no? At hinirang ito ng Diyos. Amen. Ayan, purihin kayo, Abel Shaddai. Hallelujah. Glory to God.
magandang umaga sa ating lahat at lalo na po sa ating Savior, Yahweh Shaddai. Lord, maraming salamat po muli sa nakaraang taon at sa itong taon na 2023. Talaga po naman na inihahanda na namin ang aming mga sarili sa paglilingkod at pagtanggap ng mga pagpapala mong darating at darating at darating ng marami sa aming buong mga pamilya at paligad. At maraming salamat din po kay Sister Queenie na patuloy siyang nakabukas ang kanyang bahay para tuwing Monday ay naririto naman kami sa kanyang tahanan. Tunay nga po na sa dalawang linggo na wala tayong gawain December at talagang nag-dry yung pag-iramdam mo na parang kulang yung buhay mo pag hindi ka nakarinig ng banal na salita. Kaya Lord, maraming salamat sa patuloy mong paggabay sa aming buong pamilya, sa mga pagpapala mo sa kalusugan, bagamat may mga nararamdaman kong minsan, ay alam kong ikaw pa rin ang the great healer at the great provider. Kaya Lord, maraming salamat po. Patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, kaalaman na nanggagaling sa iyo upang lalo pa po namin ipagpatuloy ang aming paglilingkod sa iyo at may taas lalo ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Yahweh. Lakpakan natin. Purinin. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ayan. Sino pa? Ayan. Tunay nga. Di ba tayo pinagpal? Sister Lina? Ayan. Nandito na si Ninoy. Ninay pala kasi babae. Palakpakan natin si Yahweh. Thank you, Lord. Hallelujah. Isang mabiyaya at pinagpalang umaga po, mga kapatid. Hallelujah. At isang napakagandang pagkakataon na tayo naman ay nagsama-sama muli. Kaya naman, dapat lang tayo ay magpasalamat, magpuri sa Kanya. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako dahil ito, binigyan pa ako ng buhay na malakas para makapaglingkod sa Kanya. Hallelujah. At sa mga biyaya at pagpapala, Lord, maraming salamat po. Kahit na medyo hinagang po, so okay lang po. Darating! Hallelujah. Masagana nga, sabi niya. Amen! Masagana. Sa taong ito, 2023, tayo ay mananagumpay. In Jesus' name. Hallelujah. At syempre, papasalamatan ko yung mga anak ko na sila yung sumusuporta sa akin. Kaya naman, kahit paano, ay nakakatulog din naman sa gawain. Kaya yun po ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Dahil eto, binibigyan pa rin ako ng malakas na pangkatawan. Kahit na medyo may nararamdaman, okay lang. Wala na yan. Dahil si Lord para tayo ay malakasin. Magaling na yan, magaling na. Lord, sa iyo ang kapurian. Lakas ang sakit, lakas malakas. Hallelujah. Amen. Ayan, glory to God. Glory to Christ Jesus. Ayan, dalawa aking mikropon. I-off natin yung isa. Parang sabog yun, ang ganda na. Ayan, glory to God. Pagaganda, no? Ayan, pagpapala itong ating mikropon. Ganda-ganda. Ayan, so, purihin kayo, Yahweh Shaddai, sa buhay ni ating kapatid, Sister Lina, no? Kung wala yung kalakasang bigay dulot ng patnubay ng ating Panginoon, no? Yung divine grace and protection at the same time na binigay sa ating kapatid na Joy, ay siguro, ano na siya, no? Sa pagkakalam ko, sa pagsubok na dinaan ng kapatid natin to, Sister Lina, ay tunay nga, nagpasalamat siya din sa harapan na siya ay malakas. Amen. Na hindi siya nagpapatinag anuman ang naramdaman niya. Tunay nga ang lingkod pag nagtitiwala sa Diyos kay Yahweh Shaddai. Tiyak yun, di mawawalan kahit nagkukulang, sabi nga niya. Amen. Purihin kay Yahweh Shaddai, walang mahirap para sa iyo, Diyos. Kaya naman hinihirang mo anuman ang kanilang dinadaranas. Layo ang lalim talaga. Hallelujah. Ayan, so meron pa po ba? Mga pinagpala. Ayan. Yan ay ano ko muna ng opportunity nito habang mag-isip ng testimony Sister Habol. Bakit? ano ko na yung opportunity din na to na i-announce din, no, yung ating kapatid sa Taloy na abundant yung kanyang product, ang kanyang yung pigiri niya. So marami siyang stock, kumbaga
pwedeng maibinta na mga baboy. So, nanawagan kami sa mga nanonood o kung kailangan kung naghahanap po kayo. No? Isang tulong din po sa ating mga kapatiran. No? That's why we are prayer partners. No? Maki-ano lang kay Brother Jia, nasa kanya yung number ni siguro ni Sister Chrislyn, no? Ayan, so bilang tulong natin sa ating kapatid, no? At talagang nagbahagi naman siya na marami sila ngayon baboy na pwedeng may binta, no? 7 months na ang ano niya, ang period of nung baboy. So, hindi naman siya fully feeds daw ang pinakain ng baboy na to, bakos talagang natural cook ano na food sa ano vegetables, no? At yun, kung kailangan niyo po ng may handaan po kayo kay ano kailangan ng baboy. Ayun. Malaking ano din po yun, totoong makatulong din po kayo sa kapwa natin. Ito yung dali sa ano sa gawain, no? So, nanawagan siya ng mga buyers. Good buyers, of course. Ayan. So, na hindi uutangin siyempre kasi umiikot yung kanyang buhok. Amen? Ayan. So, salamat. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Talagang yung pagpapalag yun, magagalak ka rin eh. Kasi, oh, di ba? Eh, di nakakasakit ang mga alaga. Di ba? Yun ang kabuhayan ng ating kapatid na kung saan yun din siya kumuha din ng sustenance sa gawain na yun sa taloy. Kaya, maraming salamat, Lord, sa mga kapatid namin to na pinagpala mong tunay na hindi sila bumibigay. Nagpagamit sila ang kanilang treasure, kanilang time, ang kanilang life, kanilang buhay. Amen? Ayan, so palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Meron na, nakapag-isip na. Sister Paul. Ayan, meron pa? Wala tayong oras. Ayan, sige, i-reserve na lang natin, no? Muli, at welcome po, Sister Janelle. Ayan, na-miss mo kita. Ayan, welcome to the Kingdom of Yahweh Shaddai sa tahanan ni Sister Queenie. At kami po, naging nagagalak. Habol po kayo makinig ng salita ng Panginoon. Amen? Sige po, tayo na po yung siguro tumayo na. Habang tumatayo ay pumapalakbak ang bawat isa. At hayaang buksan ang isip, puso sa pagkikinig ng salita ng Diyos sa atin. Ay ngayong araw na ito. At walang pagagamitin natin kapatid, Brother G.R. Ignacio. Also, work was done.
Salamat sa inyo sa biyaya na pinagkaloob ninyo sa amin sa araw na ito. Salamat Panginoon na kami ay patuloy mong nagagamit sa gawain mo. Salamat din Panginoon na kami patuloy na tinuturuan mo, binabago mo, pinatatatag mo. At patuloy Panginoon na nararanasan namin ang pagkilos mo sa buhay namin. Dalangin namin, O Diyos, patuloy kang mangusap sa amin upang sa gayon, O Diyos, sa amin pong buhay paglilingkod sa inyo ay lalo kaming maging daluyan ng inspirasyon, pagpapala, kalakasan, lalo na sa mga kapatid namin sa pananampalataya. Mangusap ka nawa upang sa gayon, Panginoon, kami rin, O Diyos, ay magkaroon ng desire na magpatuloy na may kagalakan sa amin mga puso. Ito po ay para sa inyo at para sa kaluwalhatian mo. Amen. Salamat o Diyos. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa alam naman, anak, pray po santo. Amen. Sige po, palapakan po. Exhale and smile. Minsan pa po, inhale. Inhale. Exhale. And no, alam mo kung gagawin. Alam mo na. Favorite subject. Dito. Ay, saan ba? Paano ba? Sige, sister. Ayan, Janelle. Ayan. 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 Ayaw niyo. Mina. Okay. Thank you, Lord. Ayan, naligas na yun. Ano yun? Kalalaba. Sa kalalaba. Kami lang. 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 Oh, naglabas siya ng kurtina eh. Palakpakan ko natin. Naglabas siya. At least medyo ano naman nawala yung lamig-lamig. Tension ng muscles. Sige, praise the Lord. At magnilayan natin muli ang salita ng Diyos para sa darating na linggo. Ang ating Evangelio ay Matthew 4:12-23. Yeah, so balik po tayo sa pangkaraniwang panahon. Ano? Matthew 4:12-23. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ipinilanggo si Juan, kaya bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hintil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman sa wakas,
ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugamit sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikda ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at pinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghaharap ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Amen. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ross, hindi po, pwede na po. Ayan, nakahabol si Sister Regine. Ayan. Okay, so yan, pagnilayan po natin saglit ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Okay. So pwede na po muna tayong maupo. Ayan, at actually, yung gospel po natin ngayon, ang konteksto ay patungkol sa kahandaan sa pagmimisyon o kaya kahandaan sa paglilingkod. Ayan, okay po. So, ayan, tanongin ko po, sino po ang mga lingkod ng ating Panginoon sa tamay? Thank you, Lord. Amen. Ayan. Okay, so sa mga lingkod ni Yahweh El Shaddai, handa po ba talaga tayong maglingkod? Amen. Okay, so iyon po ang gospel po natin patungkol sa kahandaan sa pagmimisyon. So lahat po tayo ay tinatawag, inaakay ng Panginoon na maging misyonero. O hindi naman kaya ay tagapaglingkod ng Panginoon habang tayo po ay nandito sa lupa. Amen. Amen. Pero yun nga, ano katulad ng sabi ni Sister Linda kanina, na tayo ay andaw managagumpay. Amen. Thank you, Lord. So yun, isa sa mga katotohanan ng pagiging tagumpay. Anong requirement para magtagumpay? Requirements? Alam niyo, numero unang number one na ano? Requirement pala yun. Ako. Anong number one na requirement para sumunod sa sumunod. Pagbaba. Sunod, pagbaba in everything. Pagbabasag. Oh, pagbabasag. Alam niyo po, ano, lahat yan ay requirement ng pagtatagumpay. Pero may isang pinaka-requirement. Alam niyo po kung ano? Sambahin siya. Sambahin. Pwede rin po. Ano pa? Bigyan ng oras. Bigyan ng oras. Ano pa? Sa buhay. Halimbawa, sa karera. Mayroon takbuhan. Say, for example, takbuhan, pinsahan. Olympics. Ano ang requirement para magtagumpay? Physically fit. Focus. Ano ba? Ayan. Handa. Determination. Handa. Ayun, determination. Faith. Alam niyo po kung ano rin? Malakas ang loob. Oh, malakas ang loob. Tama po lahat yan. Pero tandaan niyo po. Saray na kong Oo, kasi medyo mahirap hulaan nga naman. Ito po yun. Halimbawa, boxing. Ano? Ayan. Paano nagtagumpay si Manny Pacquiao? Focus mo yung exercise. Anong requirement? Exercise. Discipline. Discipline. Practice. Amen. Ano pa? Sirit na? Sirit. Ayun. Although lahat ng sagot tama. Pero isa sa pinaka-requirement para magtagumpay, halimbawa Manny Pacquiao, para magtagumpay, dapat may kalaban siya sa ring. Oo naman. Paano siya mananalo kung wala siyang kalaban? Sa paligsahan, sa karera, sa atleta, halimbawa ay 1 kilometer run o marathon o ano man yan na takbuhan, paano masasabing tagumpay ka kung wala kang kalaban? Kalaban. Amen. Diba? Amen. Ano? So, ayun, same is true with our life when it comes to our service. We must be ready
to serve. Bakit? Makikalabit yung katabi niyo, kapatid? Kapatid! May kalaban. May kalaban! Kami umuudyok na kalaban. Yun. So, ibig sabihin pala, kung gusto nating magtagumpay, expect the unexpected. May kalaban. May hanilang. May hamon. Hindi pwedeng magtagumpay ang isang tao kung walang hamon sa kanya. Kasi ano ang pagtatagumpayan niya? Wala. Kung walang hamon. Diba? Kung walang hamon. So, isa yun sa mga paalala din sa atin, especially tayo na nagsiserve sa Panginoon, kung walang hamon, walang pagtatagumpayan. Kung walang kalaban, walang pagtatagumpayan. Kaya kung may hamon man tayo sa ating buhay, kung meron man tayong tila baga kalaban sa ating buhay, normal lang yan. Amen. Okay po. Kaya nga, sabi ng Boy Scout, laging handa. Ayan. At yung mga Boy Scout doon sa ating gospel ay nung tinawag si magkapatid na si Simon Pedro, si Andres, ano, si James at saka si John, ano, Santiago at Juan, ano, yung mga unang apat. Nung sila ay tinawag ng Panginoon, sabi ko, iwanan nyo yung mga ano nyo, yung mga lambat ninyo, sumunod kayo sa akin, handa sila, sumunod agad. Mahal niyo po. Kasi ito yung time, ano, actually yung gospel natin, nung nahuli si John the Baptist, ito na yung panahon na kailangan ng lumabas ni Jesus. So, ito na yung hudyat na kailangan ng magsimulang mag-mission. Eh, alam naman ng Panginoon, in His own self, as human, nung panahon na yon, of course, hindi niyo magagawa yung mission kung wala siyang mga katuwang. Hindi rin magtatagumpay ang Panginoon sa kanyang laban, sabihin na natin ng panahon na yon, sa pagpapahayag ng mabuting balita, kung wala siyang katuwang. Kaya naman masasabi natin, ang bawat isa sa atin na narito, nagsaserve sa Panginoon, ang tawag sa atin ay katuwang ng Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng tagumpay, hindi tayo magkakaroon ng, kumbaga, yung mission ay hindi magkakaroon ng success kung walang mga katuwang. Kaya salamat na lang nandito po tayo. Amen. Salamat na lang sumunod tayo sa Panginoon. Salamat na lang nagpagamit tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Okay, so yan, pakiharap niyo kayo sa'yo, kapatid. Congratulations. Congratulations. Papagamit ka kay Lord. Alamak, Sister Jean, nakarating. Sister Jean, napakabot. Ilagamit ka nila ka, Lord. Hindi nang napatuloy pa rin. So, yun po ah, ang requirement sa atin, no, kahandaan. Kailangan maging handa. Kasi kung gusto talagang magtagumpay, natural, may pagtatagumpay. Yeah. Amen. So, ibig sabihin pala sa paglilingkod natin, ano yung mga dapat nating ihanda? Ibig sabihin, kung may kalaban, kung may hamon, hindi siya madali. At alam natin yan, ano? Sa atin na medyo matagal na, alam natin na hindi ganun kadaling mag-serve sa Panginoon. So tila baga, parang ang ginagawa natin dito sa lupa, habang tayo ay naglilingkod, ano, yun nga, tayo nagpa-practice, tayo nagpapalakas, at actually, tila baga, para tayong nag-i-invest, nagtatanim. Sabihin niyo po, pagtatanim. Magtatanim. Yeah. Okay, tanong ko po, sino po dito may mga SSS? Ah, diba? Ang tanong, bakit po kayo naghuhulog sa SSS? Hindi nga ako makakahulog eh. Para pag ano, hindi na kayo nakatawang. Meron na. Sige po, habang lang. Ayan, sige po. Amen. Yan, may kasama tayong maghuhulog sa SSS. Amen. Thank you, Lord, dito rin. Sige po, yan. Okay. So, alam po natin ang katotohanan, ano, bagamat sabihin natin hindi tayo na yung iba hindi nakakapaghulog. Alam natin na ang purpose ng SSS ay ano? Social security. Security. Pinaghahandaan mo yung panahong probably wala kang kikitain dahil sa iyong kabataan. Magiging senyora. Diba? Yung panahon na kung saan hindi na natin kaya na gawin ko anong nagagawa ng ating malakas na pangangatawan. So habang malakas pa, sige, hulog lang. Ngayon, ang tanong, nung nakapaghulog na po kayo ng 2-3 years, nagde-demand na po ba kayo sa SSS? Naway, amin na yung hinulog ko.
Ayaw nila ibigay. Hintayin talaga mo. Kailangan daw bayaran mo buo. So, diba? Ibig sabihin, magtsatsaga ka. Tsaga ka na. Na magulog. Sa madaling salita, ano ay magtatanim ka ng magtatanim na magtatanim. Tama mali? Amen. Para may anihin. Oo, para may anihin bandang muli. Lalo na sa panahon na alam natin na kumbaga eh, retired na. Retired na. Yun yung pinaka-word actually doon eh. That sometimes the purpose of ano to, of social security services like that or systems is for us to live or to get our reward kapag nag-retire na. Amen. Amen. Actually sa pagsiserve parang ganun din, no? Okay, kung sa SSS naghuhulog tayo, naghuhulog. Although minsan parang masakit sa bulsa kasi yung pangbayad mo ng kuryente ihuhulog mo pa sa SS. Amen. Ano yung gagamitin mo sana sa isang event ihuhulog mo pa sa SS. Ano ipambibili mo sana ng isang bagay na gustong-gusto mo ihuhulog mo pa sa SS. Hello? Amen. Yung mga ganon. Pero bakit natin tinutuloy kasi alam natin may pakinabang in the end. Pagtatanim, bandang huli, aani. Actually, yung ginagawa din natin sa paglilingkod, ganun din. Ano, bilang kahandaan, kasi nga parang SSS, naghahanda ka sa future. Ngayon naman, ano, tayo naman, kaya tayo nagtatanim sa ating paglilingkod kasi naghahanda din tayo sa future reward. Lalo na sa panahong retired na tayo sa paglilingkod. Kasi hindi naman tayo laging malakas. Correct. Hindi naman laging maganda ang sitwasyon. At hindi tayo forever buhay. Amen. 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 Hindi nga natin alam kung kailan tayo ka-graduate. Hallelujah. Amen. Wag muna. Oo, oh, diba? Wag muna. Kaya parang habang wag muna, maghulog ka na lang muna. Invest ka lang muna. Hulog-hulog. So ano yung mga dapat nating ihanda sa ating sarili pagdating sa paglilingkod, pagdating sa pagmimisyon, ano yung mga dapat nating itanim? Okay, SSS din. Okay po. Una, ano kailangan nating ihanda ang ating sarili pagdating sa pagmimisyon na dapat ang nakatatak sa ating ano to, sa ating isipan na yung ginagawa natin is a service. Okay, yeah. Service. Paglilingkod. Ibig sabihin, hindi ito para sa sarili natin. Since ito ay paglilingkod, ito ay para sa iba. Ito ay para sa Diyos, ito ay para sa tao. Sabi nga nila eh, ang paglilingkod sa Diyos ay actually paglilingkod sa tao. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin naglilingkod ka sa Diyos sa paanong paraan na aakyat ka sa langit pag sisimbihan mo siya. Eh, ayaw pa nga natin graduate, di ba? Di ba? So anong, paano natin paglilingkuran ng Panginoon? Paglilingkuran natin ng Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating kapwa. Bilang ipinadala ng Panginoon. Bilang misyonero ng Panginoon. Amen. Amen. So yun. So anong bakit ano to, bakit kailangan nating itatak sa isip natin na ang ginagawa natin ay para sa Panginoon? Ito po yun. No, sabi ko nga kailangan maging handa. Ano yun? Dumadating din kasi sa pagkakataon ng ating paglilingkod na we are tempted to serve not for others but for our own self. Dumadating ang temptation na yun. Ano na kung saan nagiging selfish na tayo sa ating motives. Ano? Mm-hmm. Sabi nga nila eh, tawag dito, say for example, sa mga missionaries, yung mga full-time missionaries, katulad ko, or katulad ng mga umaakyat sa atin dito, ano? Isa sa mga pinaka-temptation daw ay hindi naman SSS, GGG naman daw. Mm-hmm. Alam niyo kami yung GGG? Ayun, galong-galong. Galong-galong. Dalawa lang yan. Galong-gong-gong. Galong-gong-gong. Lalo na pagsama mo si Buyas yun lalo. So ano daw yun? Ano daw yung tatlong G na temptation actually when it comes to our mission? Lalo na sa mga lingkod ng Diyos na yan nga, yung mga preachers, disciples. Number one, glory. Temptation. Hindi na glory to God. Glory to me. Glory to me na. Amen. Ano? Yung inaangkin na yung papuri na para sa Diyos. Sa sarili mo. Sarili na. Ano? Habang gumagaling,
habang tumataas ang posisyon, habang gumaganda ang estado, lumalaki rin ang ulo. So isa yun sa mga temptation. Ikalawa, gold. Glory, tapos gold. Hello? Yan, sabi niyo po gold. 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 Siyempre, no? Karamihan madaling maakit sa makinang. Oh, di ba? Gold. Treasure. Treasure. Mm, kaya nagsaserve. Oo, sabihin na natin naglilingkod sa Panginoon, pero iba na yung motive. It's not actually pure service, pero pera-pera na lang. Diba? Ang hirap din naman ng ganun. Yung ang temptation, kaya mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo dahil sa pera. At nakakalungkot sapagkat marami rin sa mga lingkod ng Panginoon ang nasira dahil sa pera. Ano? Pagdating nga sa Manila, sa gawain sa Amorsolo, isa yan sa mga pinakamalaking kasalanan pagdating sa ano to, sa gawain. Pera. Kapag diyan ka, ano, diyan ka nadali, parang automatic tanggal ka eh. Tanggal ka sa roster ng mga preachers, no? So, ano, ikatlo, palagay nyo, madali nang hulaan yun. Ha? Wala, hindi nilang hulaan. Una, glory, ikalawa. Gold. Gold. Good time. Alam niyo po ano? Girl. Gold. Ha? Girl. Babae. Ay, girl. Pahan niyo po. Chicks! Tatawa nga ako eh. Sa bagay, sa Manila ko rin naman natututunan. Yun nga, mga temptation na parang nangyayari, kailangan nating isipin ng pag sinabing paglilingkod, hindi ito para sa akin, kundi para ito sa iba, para ito sa Panginoon. Pero minsan, ang nangyayari, yung paglilingkod, ginagamit na para, alam mo na, makalimutan yung nasa bahay. Oh, di ba? Andiyan pa po kayo. Amen. Ano? Pero ewan ko, nagbabago na yata eh. Nagbibiroan sila sa Maynila na nandun ako. Sabi, nung mga early daw, nagsisimula ang gawain. Pagdating daw ng isang preacher, ito, biroan lang din naman. No? Nila. Yung mga opo, mga, siyempre, mga temptations, nandun din naman. Pag unang dating daw ng preacher sa isang lugar, ang inahanap, choir. Choir. Oh, yung temptation. Chicks. Maganda boses. Oh, maganda ganito. Itsura. Pero nung katagalan daw, natuto na. Mga nag, ano, yung mga nagpupunta. Hindi na daw choir ang unang pinupuntahan. Ano na? Coordinator. Matanda. May sugar mommy. Patanda ng patanda. Biro hindi lang. Pero ang biro may kunti. Totoo. O, di ba? Yung mga ganun dati daw. Pwede. Depends sa situation. Ay, nato. Ikalaw daw para hindi halata. Tatlong sin. Ay, dalawang sin na. Hindi halata. So, ibig sabihin, ano, hindi lang naman yan sa mga preachers. Actually, sa atin na naman nagsaserve. Nakakalungkot na minsan kung hindi tayo nagbabantay, nakakalimutan natin na yung ginagawa pala natin ay hindi pala talaga para sa atin, ito pala ay para kay Lord. Pag nagiging selfish tayo, bumabagsak tayo sa tukso ng pagiging makasarili. Ay akin yan, akin to. Bahay niya po. Ano? Actually sa mga ibang lugar din, isa sa mga napansin kong temptations din, meron eh sa Maynila. Naging temptation sa coordinator na ariin yung gawain. Kanya lang. Kasi sabi niya, ako ang naghirap, ako ang nagtayo, ako ang nagtanim, ako ang nagsikap, ako ang nagpagod. Tapos kayo, pupunta lang kayo dito para mag-preach. Hindi pwedeng kayo masusunod, dapat ako. Kasi gawain ko to. Inangkin kay Lord. Inagaw. Kanya po. Yung para sa Panginoon, inagaw. So, hindi, ano yun eh, kumbaga, kapag hindi natin binantayan yung sarili natin, nakakalimutan natin na para kay Lord pala, hindi pala para sa akin. Siya may-ari. Tama po. So, yung mga ganun. So, maging maingat lang tayo, no? So, yun yung unang S na tag na ito, kailangan natin iambag, service. Kumbaga, kaya sabi kong ambag, kasi inilalabas mo sa sarili mo eh. Hindi talaga para iyo eh, no? So una yung service. Ikalawa, no, napaalala sa atin sa kahandaan ng pagmimisyon ay sacrifice. Hindi talaga mawawala. Ito yung sacrifice. So yun, no?
Lalo na, siyempre, kung may mga gustong magsimula talagang mag-surf, okay na sa mga veterano, alam na yan. Pero minsan sa mga baguhan, medyo naku-culture shock sila sa mga, uy, bakit ganito pala? Di ba? Kaya minsan, parang yung iba takot magsimula. Mag-akay ka lang, kuhay ba? Uy, mag-coordinator na. Kuhay niyo po. Kasi yun nga, kahit ako, nung magpipreacher ako eh, ayaw ko rin in the first place. Kasi sabi ko nga po sa inyo, the reason why ayaw kong mag-serve as preacher is yung pananagutan. At dahil may pananagutan, I need to sacrifice many things. Ang dami kong kailangan isakripisyo. Ano? Lalo na yun, diba sabi ko nga po sa inyo, no, nung bata ako, gusto ko talaga ay... Oo, sabihin na natin, gusto ka talaga maging engineer para magkapera. Pero, siyempre, wala nang, kumbaga, alisin mo yung plastikan. Ang gusto ko magkapera. Diba? Para makabawi man lang and everything ganito ganyan. Iyon ang gusto kong buhay. But I need to sacrifice it. No? Ito, makwento ko lang, baka kasi hindi rin alam nung iba, no? Ayun, probably may konting idea din si Nina Puini. Kasi last year, sabi ko medyo maluwag yung panahon ko. So nag-start ako ng isang online business. And okay naman actually. Hanggang dumating ako sa point na napagkatiwalaan din ako doon. Dumating na yung break na ito na yung parang binibigyan ng Panginoon. And this is for my family, this is for my future, this is for, sabihin na natin, for my personal plans. Maganda actually yung offer kasi iba yung system namin sa ginagawa ng iba. Yung pamumusakal, yung garapalan and everything. Actually, nakaready na rin yung passport ko eh. Last year. Dumating na ako dun sa point, nag-mature na. Kasi ang bilis nung akyat ko kumbaga sa mapagkakatiwalaan kasi. Ang taas ng ng progress, dumating na ako doon sa point na kailangan ko nang mamili. So parang sabi namin, ito yung plano natin, no? Ito yung plano natin for the business. At ikaw, gusto ka namin tulungan, pero hindi ka namin matutulungan talaga kung hatik ka. Wala kang full commitment. So dumating na ako sa ganun. So yun din yung challenge, no? So gusto ka namin tulungan, tandaan mo, para sa family mo to, para sa future mo, yung mga anak mo lumalaki na rin. Mm-hmm. Hindi, wala naman sigurong batang lumili eh. may mga pangangailangan ka rin at naiintindihan ko yon, naiintindihan namin yon, and we want you to experience what we have experienced. At dumating talaga ako sa point na, diba? But I need to choose, hindi pwede kasing gitna eh. Kasi hindi pwedeng hati ang puso. Kailangan buo. Amen. Ayun. So, nung panahon na yun, may personal dealing sa akin si Lord last year. Ayun, isa rin yun actually. Kaya medyo, nagbawas ng timbang. Kasi sabi ko, kung super stressed na ako, kasi hindi, nandun ako sa struggle period eh. Super stressed na ako, tapos overweight pa ako. Baka lahat ng tao sa bahay hindi makatulog. Mm-hmm. Sa lakas ng hilik ko. At saka yung nagigising ako na sumasabog yung dibdib. Sobrang puyat eh. At saka yung syempre yung kakaisip. Nga ba talaga? Stress. Will I grab the opportunity or will I stay? Naalala ko, sabi ko nga, the reason why I am here noon, kahit tumanggi, naalala ko kasi ang iisang preacher noon, si Brother Pons. 2008 namatay, 2009 inalok sa akin, ayaw ko. Pero 2009 din, nung nag-decide ako na mag-serve kay Lord. Kasi ang Lord na rin ang gumawa. Actually, Lord, sabi ko nga po sa inyo, hindi ko alam kung anong gagawin ko, Lord, ikaw ang bahala. Since I cannot decide for me. Pero ano man ang resulta, sabi ko, masaya ako doon. Kaya nung hindi ko nakita yung pangalan ko, Ignacio Maxwell, nakita ko doon eh. Wala ako eh. Hindi ako nalungkot, natuwa ako. Parang natanggalan ng tinig sa tibig. No? Sabi ko, salamat Lord. No? Maliwanag sa akin kung anong tatahakin kong andas. Landas. Ayun. So yun, sacrifice. No? Marami. Alam ko rin po, maging sa inyo, ang dami pong sacrifice.
si ano, Sister Queenie, Sister Lina. Yung tandem. Kasi sa may aalis na yun. May, si Lord. May G-Cas naman sa amin. So, yun nga. Sorry lang, hari nyo may G-Cas na daw. Ang daming sacrifices. Ang daming. Ano din, maging Sister Jean pala. Daming sacrifices. Hindi ganun kadali mag, ano, mag-coordinator ng isang buhay. Di basta-basta. Kailangan matatag ka. Amen. Ano, kailangan malaki faith mo. Kailangan hindi ka na uubusan ng ano, ng biyaya sa puso. Ano, important. Talagang opo yun talaga, no? Yung pagbibigay. Yan, yung sarili. So yun, no? Yung mga challenge, a lot of sacrifice. Okay? Kila ano din si Sister Esther. Sabihin natin medyo sabi nga kanina may nararamdaman sa katawan, pero pag tinawag si Salika nga dito mag-pray. Kahit mo sa medyo nararamdaman at mataas yung hanggan. Sige Lord, punta lang. Diba? Oh, Esther Linda, inaaway na ng asawa yun eh. Inaarangan na ng supa eh. Marami masipag tayo. Si Sister Linda. Marami po tayong sacrifice. Oh, Sister Linda, ganun din. Sa halip na alagaan si Brother Mac nandito. Oh, diba? Pinalatas ni Lord. Oh, makakatend ako. Amen. So, Sister Jen din, nandito din. May alaga din, pumupunta dito. Sister Helen din. Biro mo, kahit hindi pa dumadating yung blue eyes. Eh? Nasa ref, hindi ba nakita? Nasa ref. Oh, kahit maganda ang buhay sa abroad, ayaw pumunta doon kasi nandito gawain. Malayo daw gawain. Ang dami nating, kumbaga, para lang talaga sa pagdinisyon, para lang talaga sa paglilingkod, ang dami mong bibitawan. Ang dami mong isasacrifice. So, ayun, dapat maging maliwanag sa atin. Lalo na sa mga panahong masasaktan tayo, lalo na sa mga panahong nahihirapan tayo, lalo na sa mga panahong broken-hearted tayo. Ano? Yan nga, isa sa mga naging mentor ko talaga, si Rick Warren. I consider him as mentor for me. Nung tinatayo niya yung church niya, Saddleback Church, sabi niya, nung nagsisimula talaga kami, a lot of heartbreaks. Mga taong pinagkatiwalaan mo ng mga kasama mo, sila pa yung traitor pala sa'yo. Yung mga kasama mo na akala mo ay, tawag dito, yung puso ay buong-buo pala sa Panginoon, hindi pala sa Panginoon, sa Penginoon. Mga ganoon, may mga taong akala mo katuwang mo, pero since magkaiba kayo ng paniniwala, magkaiba kayo ng pananaw, talagang kokontrahin at kokontrahin ka. Pahihirapan ka. Mga ganun, no? So, kung sakali man na tayo nahihirapan, nagkakaroon tayo ng challenge, it is normal. Itong hindi normal, pag hindi ka na nahihirapan. Masyado ka pang mahirapan. Pag hindi ka na nahihirapan, ibig sabihin, hindi ka na nagsasakripisyo. Probably. Probably ganun na. Ang nagiging mentality na natin, hindi na palabas, kundi papasok. Hello? Amen. Hindi na SSS na hulog. Ang nagiging ano na ay bunot. Pwede po. Amen. So yun. Ang hindi normal sa atin, sa ating pagsaserve, ay kung hindi ka na nahihirapan. Kasi wala nang challenge, wala nang sacrifice. Wala ka nang pagtatagumpayan. Bahanya po. Kaya salamat na lang sa Panginoon kung tayo ay nahihirapan, kung tayo nag-challenge, kapag ang dami natin kailangang isacrifice, ibig sabihin, ginagamit ka pa ni Lord. Amen. Eh, pakiharap mo yung katawan sa kapatida. Amen. Gusto mo pa bang gamitin ni Lord? Gusto mo pa bang gamitin ni Lord? Amen. Kung amen, dituloy yan sa provision. Amen. Kasi ito po yung totoo. Kaya kasi nasabing ano eh, the fields are wide into harvest but the laborers are few. Ano, ang daming aanihin, ang daming kaluluwang i-reach out. Pero kukunti lang kasi yung gagawa. Kukunti lang ang interesado. You know? Kaya mabigat yung trabaho ng mga nag-mission. Kasi kukunti lang. Iilan lang ang may gustong mag-serve. Hindi lang gusto. Kanya po. Kaya huwag kayong malungkot masyado o nakakalungkot, pero huwag naman sosobrahan ng lungkot kapag feeling nyo parang kayo na lang yung nagsuserving sa family.
Parang mag-isa ko na lang ah. Ba't di sila ayaw nila? Kahit anong pilit ko, kahit anong paalala ko, kahit anong bungang ako, ay bibig na lang. Ano? Eh parang ayaw nila. Yan nga kasi hindi lahat gusto na mag-sakripisyo. Amen. Kaya salamat na lang may puso tayo sa pag-sakripisyo. Amen. Thank you, Lord. Siko pala ko lang. Ikatlong S, maliban doon sa service. Ikatlo, ito isang napaka-importante sa pag-mission, spiritual maturity. Spiritual maturity. Hindi ka rin talaga tatagal sa pag-mission, hindi ka rin talaga tatagal sa pag-mission kung hindi ka nang mamature. Normal ka pa kahit marami kasi challenges. Yung tawag dito, yung challenge sa atin is yung sabi nga ng awitin, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako. Diba? Sabi ng awitin, little by little, every day. Little by little, every day. Jesus is changing me. So, yun dapat yung magiging trend ng ating pagsaserve habang tumatagal, nagmamature. Amen. So, yun nga, ano, yung parang paalala sa atin, habang tumatagal, lalong nagiging committed. Amen. Amen. Hindi lalong nagiging committed. Iba naman yun. Pagkaiba yun, habang tumatagal, nagiging committed. Tapos yung isa naman, habang tumatagal, lalong nagiging committed. 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 Ang hamon talaga sa atin is lalong tablito, lalong magamit ng Panginoon. So, ang tanong lang ay, lagi nating naririnig yun when it comes to spiritual maturity. No? Dapat mature ka na, ganito, ganyan, ganyan. Pero ano nga ba talaga ang pagiging mature? No? Naalala ko po, no? Ang pinaka-definition po actually ng spiritual maturity ay yung fruit of the Holy Spirit. Basahin ko lang po sa inyo. No? Pag sinabing mature ka na, ang ibig sabihin po ay ito. Sinahon ka na. Ito po, no? Pag sinabing mature na ang isang missionary or isang lingkod ng Panginoon, no, katulad natin, ito, Galatians chapter 5, verse 22-23. Ano yun? Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Oh, pag mature na, ano yun? May pag-ibig. Kinakikitaan ang pag-ibig. Kagalakan. Amen. Kahit naglilingkod, kahit nahihirapan kasi nagsasakripisyo, masaya ka. Amen. Hello? Amen. Yung makikita mo kahit nahihirapan, tumatawa, nakangiti, nagpapasalamat. Amen. Amen. Yun yung hinihingi sa atin. Kaysa yung puro, alam mo na, yung reklamo. No? Nakikita natin yung biyaya sa halip na yung hirap na. Kapayapaan. Diba? Nagiging panatang tayo, hindi tayo, probably, nung nagsisimula siguro tayo sa gawain, kapag continuing lang, natutuliro na, napapraning na, natatakot na, lang, nangyayari sa ulo. Ganon. Pero pag matagal na, relax ka lang. May gagawin ng Lord. Amen. Amen. Natututo tayong magtiwala. Kaya natututo tayong ipanatag yung kalooban. Amen. Diba? Amen. Yun. Ano pa? Pagtitiis. Ayan. Isa yan sa mga challenge sa atin. Matutong magtitiis. Kasama talaga yan. Hindi mawawala. Amen. Amen. Kasi kung kumbaga ko bang pag hindi talaga tayo mature, hindi mo kaya magtitiis. Bibigay at bibigay ka. Amen. Tama. Ano? So yun din yung talagang ano sa atin, hamon sa atin. Ngayon, tanong minsan, nagtatanong tayo, Lord, bakit mo ba kasi pinahintulutan yung ganitong sitwasyon? Eh, ayaw ko ng ganito. Para ipaalala sa atin na, kasi hindi ka pa gumagraduate dyan. Hindi mo pa na ipapasa yung subject mo, kaya magtiis ka. Ano? Ayaw mo. Magtiisan mo. Ayan. Ano pa? Kabutihan. Yan, di ba? Kabutihan. Pagiging mabait, pagiging matulungin, pagiging, ano to, tapos dito, maayos ang pag-uugali. Kagandahan ng kalooban. Especially sa pagpapakita ng habag. Ano, at ang habag ay nakukuha sa pamamagitan ng pangunawa. Sabi niyo po, pangunawa. Pangunawa. Ayan. O, mabalikan ko lang pala nung Saturday, ano. Kasi may nabanggit ako nung Sabado. Sabi ko,
kung normal, kung tayo ay aminadong nagkakasala, bakit parang hindi normal ang dating sa atin pag tayo nagkakasakitan? Diba? Eh, may, at the back of my mind, may kumukontra. Eh, minsan, ganun din naman talaga tayo. Ako na nagsasalita mismo, may kumukontra sa utak ko. Sabi niya, eh bro, mali ka. Hindi dapat nagkakasakitan. Kasi di ba, binago na tayo ni Lord. Tsaka hindi dapat nila ako sinasaktan. Sabi sa isip ko. Pero nung pinagnilayan ko, binalikan ko, Lord, bakit mo nga ba kasi pinahintulutan na masabi ko yun? Buti na lang sumasagot si Lord. Sabi niya, yung isa sa mga insight ay ito. Kung ako na Diyos, na mabuting Diyos, Diyos ako ng pag-ibig, at lapawang kabutihan lang ang nais ko para sa inyo, eh bakit may mga taong masama loob sa akin? Dahil kesyo daw namatayan siya ng asawa niya, namatayan siya ng magulang, naghiwalay yung nanay at tatay niya, nagkaroon siya ng matinding sakit, naghirap silang pamilya, natanggal siya sa trabaho, nalugi ang negosyo. Hello? Kasi mo po kayo. Amen. Kung ako nga na Diyos, kinasasamaan ng loob ninyong mga tao, akong Diyos na walang kasalanan, sino ka bilang tao na makasalanan na sabihin mo hindi ka nakakasakit? Amen. Diba? Amen. So ano lumalabas doon? Although, oo nga naman, sabihin natin na hindi dapat tayo nagkakasakitan, pero intentionally, sabihin natin, even unintentionally, kahit hindi intended, hindi mo talaga sinasadya, nakakasakit at makakasakit. Bakit? Kasi nga tayo ay nagkakasala. At ang bunga ng pagkakasala, ang bunga ng pagkakamali, ay sakit o sama ng kalooban para sa iba. Amen. 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 Biro mo. Oo nga naman, sabi ko, Lord, kung ikaw nga na Diyos, walang kasalanan eh, masama pa loob ng ibang tao sa iyo. Eh kami pa, na nagsasabi, hindi, nagpapakabait nga ako eh, paano ko masasaktan ng iba? You know? So, sabi ko, di, anong lesson doon, Lord? Sabi ko, ano bang ipapayo mo doon sa taong masama loob sa akin? Sabi ko, eh, di buksan niya yung kanyang pangunawa, pawiin niya yung kanyang galit, at matutong magtiwala. Amen. Magtiwala sa plano mo, magtiwala sa kung ano yung nais mo. Eh sabi ko, eh di yun din yung gagawin mo. Ayan din yung gagawin ninyo. You know? When it comes to, ano yun, pagkakaroon minsan ng sakit ng kalooban o sama ng kalooban sa iba. Hello? Ano yun? Ibig sabihin, pawiin ang galit. Hello? Palipasin ang galit. At ipagpa sa Diyos ang dapat ipagpa sa Diyos. Amen. 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 So, ibig sabihin pala, kaya lang tayo sumasama ang loob sa Diyos kasi kinapos tayo ng pangunawa. At minsan, yun din yung dahilan. Sabihin natin, although may mga taong hindi naman intentionally tayo ay saktan, pero kaya tayo nasasaktan kasi kinapos din tayo ng pangunawa. Unawa. Amen. At amen. Nagsisimula ang pangunawa, sabi ko nga po, kapag natuto tayo na buksan ng ating isipan. Kapag nabuksan yung ating isipan, natuto tayo umunawa, dito na lumalabas yung kagandahan ng loob. Amen. 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 Ano yun? Yung sagot na, alam mo, nagiging mabait ako sa iyo kasi naging mabait ang Diyos sa akin. Amen. Amen. Nagiging mahabagin ako sa iyo kasi naging mahabagin ang Diyos sa akin. Amen. Kasi alam ko rin, wala rin akong maipagmamalaki. Hmm. Bahan niyo po. Amen. So, yun yun. Ano pa? Katapatan. Ayan, sabi niyo po, katapatan. Katapatan. Faithfulness. Ayan. Isa daw sa quality ng isang, yung totoo talagang nagsaserve sa Panginoon, ay yung katapatan. Ano yun? Di ba, sa mga kinasal, anong binabanggit? Laging binabanggit na vow? Oh. Yung, ano to? Sa hirap at sa ginhawa, to death do us part. Diba? Parang ganun, sa hirap, sa ginhawa, magkasama sa sakit at ginhawa. Yung sickness and in health. Ayun, kalusugan, hanggang kamatayan. Diba? Parang ganun yung challenge. Katapatan, ibig sabihin pala ng word na katapatan, maganda o hindi maganda ang sitwasyon, nandiyan ka. Amen. Mabigat o magaan yung sitwasyon, nandiyan ka. Isa sa mga hinihingi sa atin ng Panginoon pagdating sa ating paglilingkod, especially sa gawain natin, ano, ay ito, mabigat o magaan yung sitwasyon, nandiyan ka. Amen. Mahirap yung kalalagayan, magandang kalalagayan, nandiyan ka.
faithfulness. Amen. Amen. Isa nga daw sa ano eh, isa nga daw sa mga dapat na makita sa atin, not just faithfulness but yung word loyalty. Hello? Yan, importante. Loyalty. Kasi ano daw, isa sa mga malaking challenge sa mga nagsaserve, kapag hindi na nila gusto, umaalis na. Yan. Lumilipat sa iba. Pumupunta sa iba. Iba niya kaya matured. Pag hindi sila nagpagpagpala, pag hindi nila nagustuhan, umaalis. Pero, kapag pangit na ulit doon sa kapila, at parang maganda na naman dito, lipat na naman. Lipat, balik na naman. Ah, balik na naman. Balik na naman. Parang gano'n, kuhan niyo po yung lipat. Loyalty. So, yun, kapag, ibig sabihin, pag hindi pa tayo ganun ka-loyal, hindi pa tayo ganun ka-mature. Mm-hmm. Ayun yung challenge sa atin. Ano yung hinihingi sa atin? Maganda o hindi ang sitwasyon ng gawain? Mananatili. Mananatili. Saka hindi ka mang-iiwan ng gawain. Amen. Totoo yun. Ayun, isa rin yung sa mga challenge din talaga sa kahit atin. Ang daming alok. Mm-hmm. Ayun, nakakalungkot, no? Na may mga ganung pagkakataon. Especially sa mga missionaries, ha? Mm-hmm. Alam naman natin, probably, maging sa gawain na ito. Naalala ko naman si Brother Pons, nakwento niya sa akin nung buhay pa siya. Kasi nag-talk siya sa charismatic. Okay. Eh, maganda yung delivery ng kanyang talk. Tapos paglabas niya, may taong nakaabang doon na mukhang, ano to? Mukhang pastor, ang dating. So, kinausap siya. Brad, sabi, pwede ba tayo mag-usap? Usap sila. Tapos yun pala, inaalok siya. Mm-hmm. Sabi niya, magaling ka mag-talk, sinasamahan ka ng Panginoon, gusto mong lalang pagpalain ng Lord. tanga ko, no? So, pag, ano to, pag doon sila, eh siyempre, sagot na bigas. May allowance, ha? Yung pag-aaral lang anak, may dagdag sustento. Ang dami, ang dami. Tapos sabi ni, ano, ni Brother Pons noon, sige po, pag-isipan ko. Ang sabi naman ng isa, sige brother, usap tayo pag nakapag-desisyon ka na. Okay po. Tapos after 1 week, nag-usap sila ulit. Sabi niya, nakapag-desisyon na po ako. Sabi na yung brother po, say thank you Lord. Sabi nung ano, nung kausap niya. O ano, kailan ka pupunta sa amin? Sagot ni Brother Pons, kapag na-dissolve na ang Elsha dahil. Lalong malabo. Sabay sagot niya, dito ako tinawag ng Diyos. Amen. Dito ako pinagpala ng Diyos. Amen! Oh, amen. So yun, ano, isa yung katapatan. Ano, kung saan tayo tinawag, kung saan tayo pinanig. Ano, maging faithful tayo. Ano pa, kahinahunan. Isa yan, sa mga challenge din talaga sa atin, maging mahinahon. Hello, ingat. Kahit parang gusto ng sumabog ng bulkan, magagawa pa rin umiti. Magagawa pa rin umiti. Amen. Amen. No? So yun, isa yun sa mga challenge sa atin. Sa halip na palakihin ang isang bagay na maliit, pwede namang palipasin mo muna, palamig muna. Pag okay na, tuloy. Ay, pagpapahinahin na. Pagpipigil sa sarili. Yeah. Isa rin yan, self-control. Marami tayong dapat pigilin sa ating sarili, ha? Pagpipigil dito. Ang dami, ang dami pipigilin. Kuhan niyo po, hanggat hindi natin kayang pigilin, ibig sabihin hindi pa talaga tayo ganun ka-mature. And actually, yung spiritual maturity, ito yung pinakamahirap din ma-achieve. Bakit? Kasi ma-achieve mo lang ito pag napaka-submissive mo sa Panginoon. Masunurin. No, napaka-masunurin mo. Pag hindi natin kinokontra ng kinokontra si Lord. Hello? Amen. Diyan pa po kayo. Amen. Masabi, sa akin nga, sabi ko nga lang po sa inyo eh, hindi naman lahat ng sinasabi ko is actually, ano rin, fully na nagagawa ko rin. It is also a personal challenge to me. That sometimes, katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, meron yung mga pagkakataon, habang nagtotok ako, nakikipag-debate pa yung likod ng utang ko. Yung dinidepensahan ba yung sarili niya? Ah, hindi, ah, hindi, ah, hindi. Kuha niyo po, nandun yung salita ng Diyos, pero nandun din yung sinful nature na kumukontra. Ah, hindi, ah, hindi. Hello, kuha niyo po. Ano? Kaya pag nagkakaroon ng ganun struggle, minsan eh, nagtatanong ako kay Lord, Lord, gusto ko pong maging maliwanag sa akin. Kasi ayaw ko magturo ng mali. Amen. Pag nawala yung tao,
pananagutan niyo. Ako, lagot ako kay Lord. Question, kasi yung anak ko, yung tungkol kay Jesus, na ano niya, yung salvation kay Jesus. Eh, yung pamangking ko naman na engineer, Iglesia ni Cristo, nagsumbong sa akin si Cedric. Kung pagdating ko namin tayong gawain, diba? Dating ako si Cedric ng taxi. Pagdating ko, nagsumbong si Cedric nung gabi, sabi niya, sa messenger, sabi niya, nagdilipatihan na yung anak ko sa kanyang Iglesia ni Cristo. Kasi Iglesia din sila masyado sa si Jesus, yung ama sila, sa ama sila. Eh, yung anak ko, pinipilit niya si Jesus, yun na. Tapos, sumagot ako, yung pinawad ko sa kanta, yung hindi pala kadugundugod sa Diyos yung nagdilibatihan, nag-aaway-away para sa akin. Ang kinalulugdan pala ng Diyos, yung tumutulong sa kapwa mo. Mm. Yun ang pinakamagkinalulugdan ng Diyos, yung mahabagin ka sa kapwa mo. Kasi ano na, nagnilay ako, tanong ko, yung mga, diba, sa mga debatehan, mga bawat mga religion. Ang gusto ko lang kay Brother Mark, kasi totoo lang, ang dami kong pinuntahan ng mga pinakitinggan sa TV. Kay Dating Daan, Iglesia ni Cristo, kay Buloy, pinapanood ko yan, pati si Jesus, Jesus is our shield. Yun okay, yun kasi Jesus yun. Pero natataka ako, ang dami mga picture. Pero nagustuhan ko si Brother Mike. Alam mo kung bakit? Hindi siya naninira. Kasi ang totoong naglilingkod, hindi mo sisiraan ng bawat church. Kasi di individual ang naman tayo, individual. Salvation. Salvation, di ba? Yun ang nagustuhan. Kaya sabi ko, tinigilan ko ng manood. Nasa Laguna pa ako noon eh. Pero nag-attend ako ng gawain noon. Pero nag-search ako talaga. Kahit nag-attend ako sa Ambel, nag-search ako kung saan ako talaga. Eh nagmura yung isang pastor. Dumudura pa. Ay, na, hindi ko nagustuhan. Hindi ko sabi pangalan. Mm-hmm. Tapos isa naman, tinisiraan niya isang, tinisiraan silang dalawa, siraan silang dalawa. Ano ba, nag-aaway lagi silang dalawa? Nagpapinapakitaan pa nila yung pagkakamali ng bawat church na isa. Mali, di ba? Pero nag-ano sa akin, yung debate, yung debate, hindi pala dapat magdidebatihan. Ang kinalulugdan pala ng, ang higit na kinalulugdan ng Diyos, yung pagtulong mo sa kapwa. Amen. Oh, yung totoo. Oh, diba? Oh, mm-hmm. Kahit nagpipreach ka, kung di ka naman marunong makilig sa kapwa mo. Oh, yung mga nagdaing niya, hindi ka nakikilig. Amen. Wala din. Kahit na worship ka na worship. Kung may dumadaing sa'yo, hindi mo man tulungan. Amen. Wala din. Amen. Nabasa ko talaga yun. Talaga tumanim sa isip ko. Tapos, nag-like yung anak ko. Naintindihan niya. Hindi ka dapat dapat makipag-debatehan, di ba? Yan lang. Ano naman sa akin, bro? Natanong ko nga, bro. Yung Jesus is Lord, hindi ba maniwala kay Mama Mary? Naniniwala sila na may siya ni Jesus, pero hindi nila siya binibigyan ng ganong pagpapahalaga, katulad ng pagpapahalaga natin. Kasi yung anak ko, ang sabi ko naman, bakit? Saan ka ba galing? Ayun. Sa mga ganong pagkakataon, doon na yun yung sabi nga. Huwag tayo may ipag-debate, mas buksan na lang natin yung ating pangunawa. Understanding. Opo, understanding. Yung sinasabi din ni Sister Winnie kanina, ano na yung pagtulong sa kapwa. Kaya ngayon na una, fruit of the Holy Spirit, pag-ibig. Pag-ibig. Nagsasara lahat ng mga kaaman. Pag-ibig. At isa yan sa talagang nire-require sa atin. No? Kahit sabi rin, kahit naman si Pablo, sabi niya, eh kahit naman eh, i-pray over ko yung patay, biglang nabuhay. Kung ako, hindi ako marunong umibig. Wala ko yung tablet siya. Okay. Para ka lang simbal, yung inay. Inay ka lang, puro ka lang, Hallelujah! Praise the Lord! Eh medyo, actually, nung sabi ko, parang saya ng ganun, anong nagsisimula ako. Pero sabi ko, mukhang, eh, hindi ko yata magiging way yung ganun. Yun. Sige nun. So, isa yun sa mga paalala sa atin. Amen. Amen. Yun. Inuulit ko. Ano yung una? Service. Service. Hindi ito para sa atin. Para ito sa Panginoon. Sa tulong. Sa kapwa. Ikalawa. Sacrifice. Sacrifice. Pag na tayo nahihirapan. Thank you, Lord. Pag hindi na tayo nahihirapan, baka hindi ka na nagsasacrifice. Ikatlo. Spiritual maturity. Mag-mature nawa tayo. Alam natin na hindi pa tayo ganun ka kinis.
May kagaspangan pa, sabi niya. Pero hayaan natin na unti-unti tayong kinisin ng Panginoon. Pinuhin. Amen. Amen. Yun, pinuhin ng Panginoon. Ayusin ng Panginoon. Bakit? Kapag nakumpleto natin yung SSS na yan, tuloy-tuloy ang hulog. Yeah. O di pag nag-retire na tayo sa pagmimisyon, o di meron. Oh, di ba? May reward ang Panginoon. Amen. Amen. Ano, may reward tayong tatanggapin sa ating Panginoon. Mm-hmm. So, yun yung pagpasalamat natin. Nawa, patuloy tayong makapag-serve, maging handa sa pag-serve. Amen. Amen. Malalaman mo naman pag hindi pa talaga handa sa pag-serve, pang sarili ang ginagawa. Ayaw magsakritisyo. Ayaw mag-mature. Ano? Pero salamat na lang sa mga anak ni Awel Shaday na nandito. Alam ko po, ready to serve. Amen. Ready to sacrifice. Amen. Ready to be mature. Amen. Palakpakan natin si Panginoon. Tayo kayo po si Diyos at nangalangin sa ating Diyos na buhay. Ano namin Diyos, maraming salamat po sa biyaya na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Salamat na ginagamit po kami sa kapanahonan. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makita kung ano ang iyong kalooban. Lalo na sa panahong nahihirapan kami, lalo na sa panahong nasasaktan kami, lalo na sa mga panahong hindi namin nakikita yung resulta ng aming itinanim. Tulungan mo po kaming magtiwala ng lubusan sa inyo. Yamang kayo ang tumawag sa amin. Kayo ang nagbigay sa amin ng pagkakataon na maglingkod sa inyo sa pamamagitan ng pagtulong namin sa aming kapwa. Ikaw ang nagbigay sa amin, Panginoon, ng misyon na amin pong ginagawa sa kapanahunan. Lord, help us to be faithful to you. Help us to be loving to one another, O Lord. Help us, Lord, na maging matapang na magpatuloy, Panginoon, sa misyong iniatang mo sa amin. Tulungan mo rin, Panginoon, ang amin pong gawain na ito na patuloy na lumago. Yes, Lord. Pag wala ka, walang iyong basbas, walang iyong pagsama, walang kabuluhan ang lahat ng aming paghihirap. Walang kabuluhan ang lahat ng amin pong ginagawa. Ngunit kung kasama ka namin, Panginoon, doon namin masasabing kami mananagumpay. Amen. Kaya naman, salamat Lord sa mga hamon. Salamat Panginoon sa mga kalaban. Salamat Panginoon sa mga hadlang. Sapagkat yan ang aming pinagtatagumpayan sa dulo mo. Amen. Lord, amin din pong ipinapanalangin na pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na narito. Bless mo nawa ang amin pong mga personal intentions, mga pangangailangan. Ipagkaloob mo nawa, Panginoon, ang amin pong mga prayer request. Kagalingan sa karamdaman, kalakasan ng nanghihinang katawan at kalooban, pag-asa, Panginoon, sa hinaharap, lalo na kung may mga kabiguan. Kaayusan sa loob ng tahanan, lalo na kung may alitan at hindi pa kakaintindihan. Kapayapaan at kapanatagan ng kalooban, lalo na kung may mga iniisip kami na aming kinatatakutan na baka mangyari. Lord, tinitiwala namin ang lahat sa iyo. Ikaw ang may-ari ng buhay natin. Amen. And so we pray, O God, patuloy kang maghimala sa buhay ng bawat isa sa amin. Yes. Sinasama namin, Panginoon, sa panalangin na patuloy ka nawang maghimala kay Sister Queenie, O Lord, sa kanya pong gallbladder, O God. Patuloy mo nawa ito, Panginoon, ikaw ang siyang kumilos sa buhay niya, maging maayos, Panginoon, ang kanyang namanood, Lord, ang kanyang sa sistema ng buong katawan, basbasan mo po siya mula ulo hanggang talampakan. So, Lord, maging maayos, Panginoon. Maging kay Sister Jen, Panginoon, sa kanyang anak. Lord, dalangin namin yung challenge na kinaharap nila bilang mag-ina, lalo na ng kanyang anak. Mapagtagumpayan nawa sa tulong ng iyong biyaya. Yes, na maunawaan niya, Panginoon, na sa likod ng mga bagay na ito ay may maganda kang plano sa kanya. Yes, may maganda kang plano sa kanya. Yes, Lord, yes. At may ginagawa ka sa buhay niya, Panginoon. Yes, amen. Help them, Lord, to have strong faith in you. Yes, Lord. Upang sa gayon, Panginoon, hindi masayang ang buhay na pinahiram mo, O Diyos. Yes, pagkos magamit mo bilang
inspirasyon sa iba na pwedeng-pwedeng magpatuloy sa buhay na matatag ang pananampalataya at may kabuluhan ang buhay. Lord, dalangin din namin, patuloy mo pong ipagkaloob ang amin pong mga pangangailangan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang source ng aming income, ng aming kabuhayan, negosyo, trabaho, suporta, Lord. Patuloy mo nawang ipagkaloob ang mga pagpapalang ito upang magsilbing pagpapala din kami sa iba. Makatulong kami, Panginoon, at siyempre matugunan namin ang aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Lord, bless mo rin po, Panginoon, mga kapatid namin na hindi man nakasama sa oras na ito, ngunit dalangin namin abutin mo rin po sila, pagpalain mo rin sila. Maging ang mga tao na nasa isip namin, Lord, na gusto namin ipag-pray sa oras na ito, i-bless mo po sila, pagpalain mo po sila, Panginoon, tulungan mo po sila sa kanilang kalalagayan. Lord, pinag-pray din namin na patuloy nawa sa oras na ito, Panginoon, maging matatag ang gawain mo dito sa Mirador, Lord. Na inaangkin namin ang tahanan ito, Lord, ay pagpapalain mo, Amen. Maging ang lahat ng papasok at lalabas ng tahanan ito, pagpapalain mo, Panginoon. Maging, Panginoon, ano man ang kanilang mga heart's desire, pakabasbasan mo nawa, Panginoon. Upang sa lugar na ito, makilalang Ikaw ang Yahweh El Shaddai, Amen. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na buhay, Panginoon. Amen. Maraming maraming salamat, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyo at ito'y alay namin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Espiritu Santo, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Lifted, to the Holy One, lifted, because it's given, Jesus Christ, His Son, lifted, with a grateful heart, Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. All about it, in glory of God. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. All about it. Let the poor say, I am rich. All of us rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Thank you, Lord.